Bigyan mo siya sa patuloy na kamusan. Bigyan niyo po ako ng masakit ng pakahayagan. Panginoon o Diyos, bigyan mo sa patuloy na maataas at maluwalhati sa ating nalagnaan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng espiritu ng pag-unawa, pagtanggap, Panginoon, sa iyong mga salita, sa pagkat iyong mga salita, ay tunay na liwanag sa aking mga paa at tunay na nagbibigay ng kalayaan. Kaya, O God, more of Jesus, more of you, Lord, and less of me, O God. Kaya, Panginoon, salamat po. At yung kapangyarihan ng Holy Spirit, ang patuloy po rin mo na aming hinihingi sa aming kalagitnaan. At maging sa iyong mensahe sa araw na ito. Salamat po, dakilang Diyos, for the glory and the praise is yours in Jesus' name. Amen. Amen. So, ito po yung aking pag-aaralan po ngayon. Tradisyon, kultura, versus utos ng Diyos. So, kapatid natin siya sa Mateo, sa Mark, chapter 7, verse 1-2. So, hindi pong makapunan ako kung babasa. Hirap pala po yung bumasa ng magsalitaan. Wala ka ng ngipin sa taasan ko. So, I will call Brother Bobo. Please read it. Marcos 7 verse 1-2. Mga nakakawalang katuan. Lumapit si Jesus sa mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kaupusan. May galing pa sa Jerusalem. Dahil nilalamilan sa mga lagit niya na kumakain ng maruli at mga kamay. Dahil hindi naugasan ngayon, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, hindi kumakain ng hindi, mula siya nakakapagugas ng mga ayon sa kaugalian niya ng nila mula sa kanilang mga nimuno. Hindi rin siya kumakain ng anumang galing sa palengke na hindi muna ito rin uugasan. Marami pa silang sinusunod na katulungang minana, tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitche, sisigang palso, at mga higa. Kaya tinirong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan. Bakit di sumusunod ang mga lagad mo sa pagturo ng ating mga ninuno? Umakalis kaya na hindi malaman ang buhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga pagkumari, tama nga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Na kanyang isulat, ang pagdalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito sa bibig at hindi sa pusang humuguman. Walang kapuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuro nila galing sa Diyos ang halang mga utos. Binabalura ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod nyo ang mga tradisyon ng taas. Pariseo ang naging katunggalian ng aming Panginoong Jesus ang pagtuturo ng kautusan. Ang mga Pariseo po ay sila po ay talagang very fanatic po sa pagtuturo at sa pagsunod sa mga kultura. Then sa verse 1 po ay sabi na po dyan ay the religious leaders were becoming alarmed of the tremendous popularity of Jesus. Nag-aalala sila eh. Pag inaakala ko sila kasi nagiging makapangyarihan na yung popularidad ng ating Panginoon. At also, verse 2 and 3, sabi nga ay, sabi doon sa verse 2 and 3, nakita nila ang mga ilan sa mga alagad niya na kumakain ng maruli at ang mga kamay na ang mga kamay ay hindi inuunahugasin sa kaugalian ng mga Hudyo. Kapag ang mga Hudyo lalong na ang mga Pariseo ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nag-inuhugas ng mga kamay ayon sa pag-usap. Sabi nga po, it means they were correctly seeking sample. No? Parang naghahanap sila ng ano eh, ng mali, grupo, by which they will accuse Jesus. Gano'n talaga sila ng mali. Kaya napansin nila, yung mga alagad ng ating Panginoon, ano po, ay hindi nagbubugas ng mga kamay.
yun po ay sabi nga ay kontra yung sa kauliang binana nila sa kanilang mga ninuno. So tama naman, hindi po ba? Tama naman kaya naman na dapat talaga bago mainagbugas ng kamay. Pero iba po yung ano nila eh. Iba yung kanilang pananaw doon. Have nothing to do with sanitary cleanliness. Parang sabi, walang ginagawa na sa pangkalinisan at panglabas of the viruses. So, ito po yung pananaw nila eh, no? Ang pananaw nila ay hindi physically, but spiritually, no? Kaya talagang kanilang pinuna at pinundinan nila yung mga alagad ng ating Panginoon na namin kanila kakain at hindi nagugugas ng pangay. Ito po yung pananaw ng mga Pharisees. The Pharisees told that demons and sin, kung hindi sila kumakain, na anumang galing sa palengke na hindi mo na ito hinugasan. Tama naman, hindi po ba? Marami pa sila sinusunod mga turuan ni Nana tulad ng paghugas ng mga tasa, pichel at sisidlang tanso at mga higaan. So sabi po dyan, may other things their will, which they have received to hold that tradition was only of man and not all of God. No? Sabi nga yung mga tradisyon nila, yung kultura nila, ay turo ng tao at hindi yung turo ng Panginoon. Sabi nga po dito, and they have a certain religious way, all which amointed to nothing. Sabi nga, marami silang mga tiyak po na mga religious way, po yung mga tradition, na ang sabi, always amounted to nothing. Walang halaga yun. At tama lang naman, ano po? Kung hindi tingnan natin, tama lang naman yung mga hugasan mo talaga yung mga kinakainan, ay sinangligaan. Pero kasi nga, iba yung kanilang pananaw. At sabi nga, ito ay walang halaga. They keep on asking him, demanding an answer. Sa 5, ano po? Ano sabi sa 5? Sa verse 5, ano ba sabi niya? Sabi po nila, kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lapag ng hugas ng kamay ayon sa kaugalihan. Sabi niya, keep asking, demanding an answer. At sa 6, no, sumagot ng Panginoon. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinasabi ni Isaiah tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayan ito ay pagkukunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso.